Kung makikita nyo, may mga masking tape yung gilid-gilid. So, minsan sabi ko nga, pwede nyo gamitin yung plastic o kaya yung masking tape, mga kamusta, no? So, kung mapapansin nyo, masking tape yung ginamit namin sa mga dugtungan, kung saan aalisin mo din yung masking tape na yan pagka natuyuan na yung ANB epoxy natin. Kasi yung purpose niyan, para hindi bumagsak yung ANB epoxy, mga kamusta, no? Hey, what's up mga kamusta? Magandang magandang hapon sa inyo lahat. So, nandito tayo sa project natin mga kamusta dito sa Kuripang. Dito kay Sir Sherwin na pala din mga kamusta, no? So, pasok tayo dito sa loob. Ayan, si Sir. So, tingnan natin yung ginagawa na nila ngayon dito. So, bibigyan ko kayo ng konting idea dito, mga pagkikisame natin, pagpipintura. Kasi ongoing na yung pagkikisame dito. Then yung mga rooms tapos na kasi mga kamusta, no? So, nagpipintura na kami ngayon dyan. Nagmamasilya, I mean. So, eto, naglalatag na sila ngayon. Ayan. Si paring Ian. So, dito, ayan, pinapalatagan ko na to buo. Itong dining area tapos tong living area. Kung napapansin nyo, nag-hanger na nga sila. So, maybe tomorrow, ayan, malalatagan na nila ng kisame yan. Ng hardiplex, all I mean, bago then sasabayan na rin ng electrician natin para dire-diretso yung trabaho natin. Kasi kung makikita nyo dito, eto na nga, oh. Ito, plain area lang to. So, nagbabatak na kami ng masilya. Ayan, yung masonry pati, yung gamit natin dyan. Ayan. So, gaya ng ating mga last vlog, mga pagpintura natin ng kisame, kagaya nyan. So, sabi ko nga, puro ENB yung ginagamit natin dyan. Ito siya, ENB epoxy. So, may nagtatanong kung advisable daw ba gamitin yung body filler. Body filler or easy tight na tinatawag. So, hindi po siya advisable mga kamusta, no? Ang pinaka the best niyan is yung ENB epoxy o kaya marine na epoxy. May mga, basta yung epoxy yung gamitin natin para mas maging matibay mga kamusta, no? Meron din nagsasuggest na stick well daw, pero hindi pa natin na nasubukan na namin minsan yung stick well, pero mahirap kasi ikapit yung pintura. Ngayon, ito po yung isa sa mga may isasuggest ko is yung ating ENB epoxy. So dito may nalatagan tayo dito na ENB epoxy ito. Isang room. Ito siya oh. So may ilaw na tayo. Ayan. So nalatagan na ito mga kamusta, no? Ayan may mga, kung makikita nyo may mga masking tape yung gilid-gilid. So minsan sabi ko nga pwede nyo gamitin yung plastic o kaya yung ayan yung masking tape mga kamusta, no? So, kung mapapansin nyo, masking tape yung ginamit namin sa mga dugtungan. Kung saan, aalisin mo din yung masking tape na yan pagka natuyuan na yung ANB epoxy natin. Kasi yung purpose niyan, para hindi bumagsak yung ANB epoxy mga kamusta, no? Kasi kung walang ANB, kung walang masking tape yan, bumabagsak. Bumabagsak na parang luha na tumutulo mga kamusta, no? Kasi matagal matuyo kasi ang ANB epoxy. It takes time para matuyo yan. So, pagka hinayaan mo yan na walang masking tape o kaya plastic, tumutulo po yan. Yeah. Then susunod dyan, konting sanding tapos batak ulit ng masonry putty. Tapos yung ating mixing ng patching compound. So yan. Ito nga pala mga kamusta yung gusto bahagi sa inyo. Ito, antayin na lang natin ipalabas kung paano namin ginawa yung mga ganito. So folded to mga kamusta, no? Folded na tungtungan. So, kung mapapansin nyo, ayan, DIY lang natin to. So, pwedeng-pwede to sa mga nagkikisame, nagpipintura. So, napakadaling buhatin. Kagaya na ito, napakagaan. Ayan, no? Ang gaan lang. So, ang kagandaan pa nito, marami kang pwedeng isakay sa sasakyan mo. Tapos, hindi pa siya ganong bulky. Compare mo sa ganito. Siyempre, kailangan pa rin natin ng mga H-frame pagka ganito na. Pagka medyo matataas na, so doon natin magagamit itong mga H-frame na yan. But then gumawa ako ng medyo convenient na tungtungan. Ayan, konting DIY lang to. Para sa mga mahilig din mag-DIY at saka sa mga nagkikisame, malaking bagay po ito kagaya niya, no? Tibay, hindi siya basta-basta matutumba. Tapos maganda siya gamitin mga kamasa kasi napakagaan nga. Napakagaan din ilipat-lipat. Tapos yung paa niya, yan yung paa niya mga kamusta, eh
kumbaga nakasukat na yan, naka 50 yan. So ibig sabihin, ay naka 60 ibig ko sabihin. Kasi pag 60 mga kamusta ano, yung bawat pintuan kasi standard natin is yung sa may pintuan, yung mga luma na plastic sa 60 ganon. So kayang-kaya niya na pumasok yan. Tapos sa mga rooms naman nasa 0.80, 0.70, 0.90. Sa main door, 100 ganon. So malaking bagay po pagka mga ganito. Ayan, so ito, kung makikita yung napakahaba na ito mga kamusta. Ayan, ang haba. So nagdudugtong pa kami oh. So kulang yung 5 meters nito kasi 5 meters to mga kamusta yung ating paring. Ngayon nagdo-double lock kasi tayo. Ayan. So na-short tayo sa portion na yon. So medyo mahaba. Ngayon may cove pa to. Bali yung cove nito may continuity to mga kamusta no. So plain na doon sa portion na yan. Ayan, plain na yan. Tapos ito dire-diretso na to na may cove. So ang ginagawa muna nila ngayon yung high ceiling natin. Yan, yung high ceiling natin, nag-hanger muna sila. So, ang unang may hanger dyan, sabi ko nga, yung nasa dulo na yon, tapos yung nasa dulo na yon. So, ang susunod dyan, pagka nakalatag na kami ng ganito, yung paring, yung high ceiling natin, yung sumusunod dyan yung wall angle. Kung napapansin nyo, continuous yung wall angle natin hanggang doon, sa likod. Yan. So, malaking bagay itong tungtungan natin, lalo na pagka ganito, masikip yung area. Pwedeng-pwede mo siyang pwesto kahit saan. Yan. Kaya malaking bagay yung mga DIY natin na ganito. Ayan. Diba? So, wall angle na yan, dire-diretso na. Hanggang doon. Ayan mga kamusta no? At punta na rin tayo sa kabilang project kasi ayan, mag-fall na rin. So, pasyalan din natin si Michael doon. Bali, nagsasanding siya ngayon. Yung sa rin, prepare niya na rin na mapinturahan yung kay Sir Ferdinand Suyat mga kamusta. So punta tayo ngayon doon. So let's go. Bang si Manny. So narito na nga tayo sa project natin dito sa Kurifang mga kamusta, dito sa first Kurifang phase o Kurifang 1 mga kamusta no. So ayan, naka-prepare na nga to. So natapos na yung sanding niya. And pwede na tayong mag primary dito mga kamusta no. Diretso kulay na to. So magki-coordinate na lang tayo kung ano yung kulay na ilalagay na lang. Ayan oh. So nabatakan na to lahat. Kasama ENB ayan. So kung makikita nyo na puti na lahat. So masilya yan mga kamusta no. Ganit yung masundi pati natin. Ganun din dito. So ayan. Halos lahat to. Ayan. Ito lang yung update natin dito mga kamusta no. Bali dito mag final coat na lang tayo dito mga kamusta pagkatapos lang ng syempre retouching first coat muna and yung kulay na lang. So magtitimpla na tayo ng kulay para dito. Bali ang gagawin na lang natin dito yan. Repair na lang natin yung materials pa na pangkulay natin. Ayan mga kamusta no. So maraming salamat sa panonood nyo muli sa ating vlog mga kamusta. Bali, ito po yung update natin dito sa Kurifang 1 at saka sa 2. Okay. So, shoutout ko kay Sir Ferdinand Suya. Ayan, siya po yung may-ari dito sa building na to. At kay Sir Sherwin Paladin dun sa kabilang project natin. Kung saan dun tayo nag-umpisa mga kamusta. So, yan lang po yung update natin sa ating pagkikisame, sa ating pagpipintura dito sa project natin. Bali, puro ceiling installation, ceiling painting works muna tayo dito mga kamusta. Kasi ito, medyo dun kasi yung kabigatan ng trabaho kaya yun po yung mga inuuna namin para kung sakali ang susunod na lang to yung mga wall tapos yung tiles mga kamusta no? So yan, kita-kita na lang tayo sa next vlog natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye.